الحمد لله والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nandito pa rin tayo ngayon sa pagtalakay tungkol sa batas sa araw ng Jum'a, araw ng Friday, yung tinatawag natin ng Salatul Jum'a. Ano nga ba ang batas ng Islam bagong pamagat tungkol sa pagtaas ng kamay kapag ang imam ay nagdudua? Ano ba ang pananaw ng Islam sa bagay na ito kung saan kapag ang imam na nagkukutba ay nagtaas siya ng kamay sa araw ng Jum'a pagkatapos niyang magkutba? Ito ay tinatalakay ko mga kapatid dahil napaka-importante rin po na malaman natin yung mga batas ng Jum'a. Nang sa ganun ay maging maingat din po tayo sa mga batas nito at alam natin yung mga tama at mali sa araw na ito. Actually mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang sunna talaga sa lahat ng gawain, hindi pa natin muna pag-uusapan ng Jum'a. Ang sunna po sa isang Muslim kapag po siya ay nagdudua, ang sunna po ay pagtaas ng kamay. Every time na ikaw ay magdudua, itataas mo ang kamay mo. Basta magdudua ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, itataas mo ang kamay mo. Ito po ang sunna. At sabi natin mga ulama sa kanilang paliwanag, dahil ito ang pinakamalapit na natanggapin ng Allah ang dua mo kapag itinaas mo ang iyong kamay habang ikaw ay nagdudua. Pero ang tanong, bakit ko isinama at hiniwalay kung talagang ang sunna naman ay pagtaas ng kamay, pero bakit sa Jum'a ay nilagyan natin kung sunna ba? O kaya ay pinahihintulutan ba o pwede bang magtaas ng kamay habang ang imam ay nagdudua pagkatapos niyang magkhutba sa araw ng Jum'a? So marami tayong nakikita na mga ganyan, lalo na sa atin sa Pilipinas, sa Mindanao, o sa lugar na may mga masjid kung saan sinasagawa yung Jum'a, kung tama ba na tayo ay magtaas ng kamay o kasama rin ito sa pangkalahatan na nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sunna ang pagtaas ng kamay kapag ang imam ay nagkukutba sa araw ng Jum'a. So dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kunin mo natin ang original niyang batas na ang pagtaas ng kamay sa araw ng Jum'a ay sunnah. Ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah hayyun karimun yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn." Ang Allah, sa katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroon siya ang may buhay na walang hanggan at mapagbigay sa kanyang mga alipin sa anumang kanilang kahilingan. Yastahi, nahihiya ang Allah subhanahu wa ta'ala, idha rafa'a ar-rajul, na kapag itinaas ng isang tao ang kanyang dalawang kamay, na hindi tutugunin ng Allah ang kanyang kahilingan. Ito yung pangkalahatan. Sa halos lahat ng hadith sa pagdua ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagtataas siya ng kamay. Pero ang tanong, sa araw ng Friday, kapag ba yung imam ay nagtaas ng kamay, ito ba ay sunna yung pagtataas ng kamay o hindi ito sunna? O ito ba ay pinahihintulutan na kapag ang imam ay nakukutba, nagdudua sa araw ng Friday pagkatapos ay makutba, tayo rin ba ay magtataas ng kamay o ang imam dapat ay hindi siya magtataas ng kamay kapag natapos na siyang magkutba? Dito mga kapatid, mayroong opinion ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito. Nagkaroon ng iba't ibang opinion ang ating mga ulama sa pagtaas ng kamay kapag tayo ay nagdudua, yung normal na mga Friday, yung Jum'a, na Salatul Jum'a, kung sunna ba o dapat bang magtaas ng kamay ang imam, yung nakukutba, at yung mga ma'mumin, yung mga dumalo sa Salatul Jum'a, mapababae man o mga lalaki na nasa loob ng masjid. Dapat ba silang magtaas ng kamay o hindi dapat magtaas ng kamay? At inuulit ko, ang pagtataas ng kamay, ito po yung sunnah.
Pero naiiba po yung batas ng Friday. Kaya po hiniwalay po natin yung batas ng Friday sa bawat talakay natin dahil hindi po ibig sabihin lahat ng gawain sa labas ay kapareha sa Friday. Naiiba po yung batas dahil hindi po katulad ng Dhuhr ang Friday. Hindi po katulad sa labas na mga gawain na normal sa mga sala ang Salatul Juma. Naiiba po ang batas ng Salatul Al-Juma. Yung pagtaas ng kamay, may nagsabi na pwede. Okay? Pero ang mga dalil na nagpapatunay, ang mga dalil na nagpapatunay na mas malakas na katibayan ay hindi po dapat magtaas ng kamay. Kapag po ang imam ay nagdua at nagtaas ng kamay, o kaya dapat ba siyang magtaas ng kamay kasama yung mga ma'mum, ang mas matibay po na katibayan kasi hindi po kasi naiparating sa atin na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtaas ng kamay. So babasahin natin yung mga salita ng ating mga scholar tungkol sa bagay na ito. Sabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fil Fatawa, wa yukrahu lil imam raf'u yadayhi hala ad-du'a fil khutbah wa huwa asahhu al-wajhain ashabuna li anna bi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi asbu'ihi idha da'a wa amma fil istisqa fa rafa yadayhi lima istasqa ala al-mimbar. So si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sabi niya hindi kaaya-aya na magtataas ng kamay sa pagdudua sa araw ng Jum'a. Maliban kung ang dua ng imam ay para sa ulan. Maliban kung ang dua at panalangin ng imam ay para sa ulan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kapag ang kanyang panalangin ay para sa ulan, para humiling ng ulan, so walang problema, yun ang sunna magtataas ng kamay. Kung ang kanyang kahilingan, ang kanyang dua ay para sa ulan. Pero kung ang kanyang dua ay hindi para sa ulan, so hindi po sunna. Ito pang mas malakas na katibayan. Sabi ni Al-Buhuti fi Kashfil Qana, yukrahu lil imam rafu yaday hala dua fil khutbah. Sabi niya, hindi kaaya-aya umakro na itaas ng imam ang kanyang kamay sa pagdudua sa Friday, sa Salatu Al-Jum'ah. Sabi naman, waqala al-Majid, huwa bid'atun wifqan lil malikiyati wa syafi'ayati wa ghayrihim. Sabi ni Al-Majid, na ito ay bid'ah. Katulad halimbawa, ito ay sumasang-ayon sa pananaw ng mga Malikiya at ng Syafi'iyah maliban pa sa kanila. Sabi ni al-Imam al-Baghawi fi Sharh as-Sunnah, raf'ul yadayn fil khutbah ghayr mashru' wa fil istisqa' sunnah. Ang pagtaas ng dalawang kamay sa Friday ay hindi ito ang sunnah. Maliban kung ang dua ay para sa ulan. Maliban kung ang dua ay para sa ulan. فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Kung ang kanyang dua ay para sa ulan, ay magtataas din tayo ng kamay, magtataas din ng kamay yung imam. Ito ay bilang pagsunod natin sa ginawa ng propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم. Sabi ni Az-Zuhri, waqala Az-Zuhri, رفع الأيدي يوم الجمعة محدث. Ang pagtaas ng kamay sa araw ng Jumaa, ito ay hindi nagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ibn Sirin, awwalu man rafa'a yadayhi yawm al-jum'ati Ubaydullah bin Abdullah bin Muammar. Ang unang nagtaas ng kamay sa Friday ay hindi ang propeta sallallahu alaihi wasallam kundi si Ubaydullah bin Abdullah bin Muammar. Siya ang unang nagtaas ng kamay. Wa kana Malik la yara rafa'u al-yadayn fi khutbat al-istisqa. Si Imam Malik, ang kanyang pananaw ay hindi niya nakikita na dapat magtaas ng kamay sa araw ng Friday sa Salatul Jum'ah maliban kung ang panalangin niya ay para sa ulan. So actually, napakaraming pananaw ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At kung titingnan natin, sabi ni Imam An-Nawawi, anna sunnata an la yarfa'a al-yad fil khutbati wa huwa qawlu Malik wa ashabina wa ghayruhum. Sabi ni Imam An-Nawawi, ang sunna ay hindi pagtaas ng kamay sa araw ng Juma, Salatul Juma, ang hindi pagtaas ng kamay sa araw ng Juma. At marami pang mga ibang katibayan, mga kapatid, tungkol sa pagtaas ng kamay. Kaya pinaka dapat at paglabas din sa pagkakaroon ng iba't ibang opinion ng mga ulama, huwag po tayo magtataas ng kamay at ito po ang mas matibay ang katibayan, huwag po tayo magtataas ng kamay, pati ang imam. Actually, pati sa imam, nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Sabi nila, mas mabigat sa imam na huwag magtaas ng kamay, walang problema sa ma'mum. Yun ang ibang pananaw ng ating mga ulama. Pero pangkalahatan, lahat po sila ay hindi pwedeng magtaas ng kamay. Maging ma'mum o maging imam
ay hindi dapat na magtaas ng kamay. Actually, makikita natin ito sa hadith ng Sahihul Muslim, sa Sahih Muslim, si Ammarah ay nakita niya si Bishr bin Marwan alal mimbar rafi'an yadayhi. Nakita niya si Bishr na pagkatapos niya mangkutba, nagtaas ng kamay si Bishr bin Marwan. Sino nakakita? Si Ammarah. Nakita niya na nagkataas ang kanyang kamay. Sabi niya, faqala qabbahallahu hatayn al-yadayn laqad ra'aytu sallallahu alayhi wasallam yazidu an yaqula bi yadihi hakada wa ashara bi asbi'ihi al-musabbaha. So sabi niya, parang kapahamakan o kasiraan para sa iyo na itinataas mo yung dalawang kamay mo na hindi ko nakita ang propeta sallallahu alayhi wasallam na nagtaas ng kamay at wala siyang, hindi na siya nagdadagdag ng ganito. Pag siya ay nagdudua, nakaganito lang. So dapat hindi po tayo magtaas ng kamay, at ito po sabi kong malakas ng katibayan na hindi tayo magtataas ng kamay sa araw ng Friday. Kung nagdudua ang imam, huwag na po tayo magtaas ng kamay. Magsasabi lang po tayo ng amin. Yun lang po sasabihin natin, amin. Then magdudua siya ulit. Sasabihin natin, amin. Huwag na po tayo magtataas ng kamay. Ibaba lang po natin ang ating mga kamay. Ito po ay special lang po sa Friday. Ito po ay special po ang batas nito sa araw ng Friday. Ibig sabihin, sa labas ng Juma, ang dua ay sunna. Ang pagtaas ng kamay, yun po ay sunna. Maliban sa araw ng Friday o araw ng Salatu al-Juma. Kung titingnan natin, ayon sa hadith ni Muslim, an Anas, si Anas bin Malik, radiyallahu anhu, sinabi niya, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa fil istisqa. So ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, hindi daw siya nagtataas ng kamay maliban sa kapag ang kanyang dua ay para sa ulan. Ang kanyang dua ay para sa ulan. Pero pangkalahatan, sunna po ang pagtataas ng kamay sa lahat ng araw at oras maliban po sa khutbah. Kapag ang imam ay nakatapos ng mag-khutbah, ang sunna po talaga ay hindi po tayo magtataas ng kamay maliban lang kung ang kanyang dua ay humihingi siya ng ulan. So yan po ang pangkalahatan na kaalaman na maibibigay ko sa inyo ngayon, na alam ko na marami po sa atin na nakagagawa nito, na kapag araw ng Friday ay nagdudua yung imam, ay nagdudua rin po tayo at nagtataas po tayo ng kamay, nagtataas din po ng kamay ang imam, samantala ang mga katibayan, wala pong dalil, wala pong katibayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa dami ng kanyang sala, sa dami ng kanyang juma na isinagawa sa panahon ng mga sahaba, wala man lang na ikwento sa atin na nagtaas siya ng kamay maliban sa isang hadith o dalawang hadith na nagtaas siya ng kamay dahil sa kahilingan na humingi ng ulan, o pangalawa ay dahil sa kahilingan na patigilin ang ulan. So ito po ay karagdagang kaalaman para sa ating mga kapatid, na naiwasan nyo na po yung mga nakasanayan natin na pagtataas po ng kamay. Dapat po sa imam at sa kamakmum na nakikinig, pag nagdua, hindi na po natin kailangan magtaas ng kamay. So bago po magpaalam, ay basahin ko muna yung tanong ni Brother Vincent, no? Paano po Ustaz sa dua ng tarawih pag matatapos na lahat po ay nagtataas ng kamay sa last sujud? Wala pong, hindi po sunna kapatid ang pagtataas ng kamay sa sujud. Mayroon pong dua. Ang tao sa time na siya ay nakasujud, pwede po tayong magdua dahil pinakamalapit ang alipin ng Allah sa pamagitan ng sujud. Pinakamalapit ang alipin ng Allah sa panahon na siya ay nakasujud. Ang kaya propeta pa-aksiru fihi dua. Kaya padalihin ninyo, padalasin ninyo ang dua sa time na kayo ay nakasujud. Pero wala, bakit po tayo magtataas ng kamay habang tayo ay nakasujud? Hindi po, wala pong dalil na pag tayo ay nakasujud ay kinakailangan natin magtaas ng kamay. Pero pag magdudua sa time na tayo nakasujud, ito po ay sunna. Ito po ay sunna. Wallahu a'lam. So, yun lang po mga kapatid, at abangan niyo po sa mga susunod na pagkikita natin ang iba pa pong mga batas na kinakailangan nating malaman sa araw o ng Friday o sa Salatu al-Jum'ah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.